kaibigan. Alam mo bang noong 2021, 10% ng gross domestic product ng Pilipinas ay mula sa digital economy? Ang digital economy ay tumutukoy sa malawak na hanay ng gawaing pang-ekonomiya ng isang bansa na gumagamit ng digitized information at mga teknolohiyang pang-impormasyon at pang-komunikasyon. Ilan sa mga halimbawa ng teknolohiyang gamit sa digital economy ay internet, cloud computing, big data, at fintech. Samantala, ang mga pinakakaraniwang halimbawa ng gawaing tumutukoy sa digital economy ay e-commerce, paggamit ng e-wallet sa mga financial transactions, at mga delivery at ride-hailing mobile apps. Dahil patuloy ang paglago ng digital economy sa bansa, mahalagang matutukan ito ng pamahalaan, lalo na't maraming trabaho at negosyo ang nalilikha dahil dito. Sa kabila nito, nahuhuli ang Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya sa digital indicators gaya ng digital transformation and trade, pamamahala, connectivity, seguridad, at innovation. Dahil dito, inirerekomenda sa bagong librong inilathala ng Philippine Institute for Development Studies ang patuloy at maagap na paglikha ng mga polisiya at programang tutugon sa mga suliraning kinakaharap ng digital economy ng bansa. Kabilang sa mga isyu na ito ang bilis at presyo ng internet, infrastruktura upang mapaunlad ang digital connectivity, kaligtasan para sa mga nagtitinda at namimili online, at karunungan sa paggamit ng digital technologies. Dapat ding siguraduhin lahat ng manggagawang nasa digital sector ay may karampatang sahod, benepisyo, at mga proteksyon. Dapat ding palakasin ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagpapatibay at pagpapalago ng digital economy. Sa isang nagbabagong mundo kung saan mas maigting ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya, walang dapat maiwan. Lahat ng Pilipino ay dapat may kakayahang lumahok at makinabang sa digital economy. O kaibigan, gets mo ba? Para sa dagdag kaalaman, basahin ang libro ng PIDS ukol sa digital economy ng Pilipinas sa link na ito. Hanggang sa muli, kita-kits!